Yan ay na. Muli po mga kapatid, isang magandang hapon po sa inyong lahat na amin pong mapapaglingkuran. Sa mga pagkakataon po ito ay inaanyayahan po namin kayo. Samahanin niyo kami sa aming gagawing pagtatalakay gamit po ang banal na kasulatan. Kayo po ay nakatunghay ngayon sa programang Ayon sa Kasulatan. Isa pong programang gagabay sa atin patungo sa katotohanan. At kami po'y umaasa mga kapatid na sa atin pong gagawing pag-aaral, makikibahagi po kayo sa pamamagitan ng pakikinig, pagtatanong, at ng mga komento na pwede niyong ilagay dyan sa ating comment section. Ano, hindi po natin kapili ngayon ang kapatid na Lino sapagkat merong hindi maiwasang kadahilanan. Ano ho? Ay nasira po yung kanyang yung bagay na kanyang pinakakaingat ng atin. Kaya pansamantala, kami munang tatlo ngayon, ano? Kasama ng kapatid na Ray at kapatid na Aldrin, ano? So, bago po kami dumako sa pagpapatuloy, ay tayo muna kapatid na Ray ay manalangin. Ako na po ninyo. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin namin na pangunahan kami ng iyong Santong Espiritu at tipuin mo ang puso ng bawat makakapakinig nito nang sa ganon ay magkaroon ng daan sa ikalalago ng pananampalataya. Salamat po, gabayan mo ang bawat isa at pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong papaksain ngayon mga kapatid at mga kaibigan ay may kinalaman sa kahalagahan ng bautismo. Pero bago kami tuluyang pumalaong mga kapatid ay pababatiin muna natin ang ating pong mga kasama at maging yung kanilang mga programa na isinusulong ay maihayag din sa inyo upang masubaybayan din po ninyo. Unahin na natin ang kapatid na Aldrin. Okay, salamat kapatid na Fernan. At muli mga kapatid, sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Welcome pong muli sa ating ginagawang pagtatanghal. Muli ay samahan ninyo kami sa ating gagawing pag-aaral na nawa ay samahan tayo ng banal na Espiritu. At binabati rin natin, kapatid na Ray, kapatid na Fernan, ang ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang 12 taong anibersaryo dyan po sa May Santa Rosa, Laguna, SDA Church. Dyan po kung saan miyembro ang ating kapatid na Benny Filomino. Binabati din natin si Pastor Makaraig. Salamat po mga kapatid at sa inyong mainit na pagtanggap. At ganun pa man ay nagpapasalamat din tayo sa Diyos kapatid na Fernan dyan po sa ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa ating pong programang Gabay sa Evangelio Media Ministry. Yan po yung ating Facebook Live Bible program. Sige po kapatid na Fernan. Okay. Ang programa mo kapatid na Adrin ay Gabay sa Evangelio. Opo. Aha. So baybayan po natin yan mga kapatid at marami po kayong matututunan. Maraming maidadagdag na impormasyon sa inyo pong patuloy na ikalalago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bigay naman natin ang panahon sa ating kapatid, kapatid na Raymond Canda. Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa na makakapanood po ng programang ito ayon sa kasulatan. Hangad po namin na sa ganitong pag-aaral ay marami po tayong matutunan na may kinalaman po sa mga salita ng Diyos sa ikalalago po ng ating pananampalataya. Ini-encourage ko rin po ang bawat isa na subaybayan nyo rin po yung programa ng Diyos na itinataguyo din po ng inyong lingkod. Pwede nyo po akong i-follow sa aking page, Raymond Canda. Yun po ay naglalaman po ng mga aral. Tanong at sagot po siya na may kinalaman po sa salita ng Diyos na sinasampalatayana ng mga Seventh-day Adventists. At kung kayo naman po ay mahilig po mag-YouTube, ay pwede nyo rin po akong i-follow din po sa aking YouTube channel, Raymond Canda. Pero po yung pangalan po ng program ay Tanong at Sagot. Kung mahilig po kayo sa mga spiritual na doctrines na may kinalaman po sa paglagong pananampalataya, doktrina at iba't ibang aspeto po ng itinuturo ng salita ng Diyos, ay pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel upang nang sa ganon ay lagi po kayong ma-update kapag meron po tayong bagong ina-upload. Ayan po. Ang pangalan mo kapatid sa YouTube channel ay? Raymond Canda, pero Tanong at Sagot yung pangalan ng program. So, bye-bye po ninyo mga kapatid.
At yan eh isang magandang programa natin sa Empapawid, ano? Gayun din ay binabati rin natin ang atin pong mga kapatiran diyan sa ibang bansa, ano? Ang kapatid na De Los Reyes, kapatid na Jasper, magandang hapon po sa inyo, ano? At ang De Los Reyes family, yan. Kay Daddy Pablo, kay Mami Helen, magandang hapon po sa inyo, kay Sister Sha, at sa mga kasama pa rin, ano? At gayon din, binabati ko rin ang aking magandang may bahay, si kapatid na Yelen, yan. Dating De Los Reyes, kamacho na ngayon. At ang aking kaisa-isang anak, no? Si Sister Alexis Camacho, yan. At katulad ng bawat isa sa kanila, ang inyong maliit na lingkod, ay meron ding mga sinasamahang mga programa sa Facebook, ano, katulad ng panahon ng pananaliksik sa pangunguna ng ating masipag na Pastor Cesar Balasta. At gayon Pick of Life na Pastor Burin. At ang yung panahon ng pananaliksik, no, kay kapatid na Samuel Quizon, no, yun pong diskusyon sa doktrina nagkabaliktad, no, kay Pastor Cesar Balasta. At maging yung sa samahang kinasasangkapan convention group, mga kapatid, ano, yan, magandang tawag dito, hapon po sa lahat po ng pamunuan diyan at mga kaibigan po natin diyan. At yung inyo pong at yung akin pong pinangunahang program, yun pong tawag dito, Back to the Truth Ministry. Yan. Subaybayan din po ninyo. May mga additional knowledge po tayo makukuha dyan, pati yung repasuhin natin. At wala bang nagpapabati sa ating kalagitnaan dyan, kapatid na Dondon? Pinasasalamatan din natin, ano, yung atin pong humahawak ng atin pong ano ba tawag kay kapatid na Dondon? Technician? technical team na siya mag-isa? Actually, dalawa na sila ngayon. No? So, yan. Regards po, kapatid na Dondon. Maraming salamat. Okay, mga kapatid. Darako na tayo sa atin pong pag-aaral ngayon. At kung kayo po'y merong mga katanungan na pwede nating mabigyang daan sa Empapawid, inyo pong itanong, ano, at sasagot po ang panel, ano, sa abot ng ating mga kakaya sa ilalim po ng pangangasiwa ng ating Panginoong Diyos, ano. Gayun din binabati natin, baka makalimutan ko yung mga nasa likod natin, ano, ang kapatid na Priya, sino pa ba yung mga nandoon? Si hindi ko na mababanggit. Mamaya pakibigay niyo yung pangalan, no, para ating mabanggit, di ko kabisado isa-isa, no. So, kapatid na Aldrin, kapatid na Bunkada, ay tayo na po ay tatalakay opo tungkol sa kahalagahan ng bautismo. Bakit nga ba dapat nating talakayin ito, kapatid na Aldrin, muna? Opo. Kaya kapatid na Pernan, kapatid na Ray, napakahalaga po na mapag-aralan natin ang bautismo, sapagkat isa ito sa mga dapat nating tularan sa ating Panginoong Hesukristo, gaya ng ating mababasa dito po sa sa aklat ng Mateo, sa kapitulo 3, ang talata po ay 16, no po? Simulan po natin, dito po pala sa aklat ng Mateo, kapitulo 3, ang talata ay 13. Ganito po, tuloy-tuloy po yan hanggang 17. Nang magkagay na paroon si Jesus mula sa Galilea, at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya, datapot ibig siyang sansalain ni Juan, na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan, at ikaw ay naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayoy, pinayagan niya siya. Kaya dito, kapatid na Pernan, ay ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo na napakahalaga ng bautismo. Mismong siya, no po? Pero marami ring bumabangon na tanong,
At alam natin, ang salitang bautismo, ito ay ano eh, paglilinis, no po? Paglilinis at paghuhugas at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Gaya po ng, at isa yan, ang bautismo, ang kalagahan niya, kapatid na Ray, kapatid na Pernan, ito ay ikapagtatamo rin natin ng buhay na walang hanggan. Sabi po dyan sa aklat ng Mark, kapitulo 16, ang talata po ay 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sige po. Kasi yan ay lakip ng pananampalataya. Amen. Opo. Kapag ka ang bautismo, lakip ng pananampalataya, sumasakop siya sa termino ng kaligtasan, kapatid na Moncada. No? At isa pang bagay kung bakit dapat nating pag-aralan din, kagaya na nabanggit ng kapatid na Aldrin, napakaraming pananampalataya ang nagsulputan ngayon. Mayroong bumabautismo sa pangalan lang ng ating Panginoon sa Kristo. Mayroon namang bumabautismo sa pamamagitan ng pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Mayroon namang bumabautismo, kapatid na Ray, na sa pamamagitan ng wisik. Ano? Ang iba naman sa pamamagitan ng pagbubuhos. May bumabautismo na matatanda na binabautismo. May bumabautismo naman, mga sanggol pa binabautismo. Kaya mahalagang bagay ito, bakit dapat nating pag-aralan. Amen. Ngayon, kapatid na Ray, no, isa pang gusto kong mabigyan natin ng pansin, gaano ba ito kahalaga? Kasi natanong ko kay kapatid na Aldrin, bakit dapat natin talakayin? At nabanggit nga niya na ang bautismo kasi nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoon si Kristo, yung binasa ng ating kapatid, na ito'y aangkop din sa atin. Ano ba kahalagahan naman ito, kapatid na Ray? Ayan, isang napakagandang katanungan po yan. Actually, isa po yan sa dapat maunawaan ng isang mananampalataya, kung bakit dapat po ang isang mananampalataya ni Kristo ay dapat pong bautismuhan. Magbibigay po ako ng talata dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 16, ang talata po ay 30 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. At sa kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanilang bahay. At sila'y kanilang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay, binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Ito pong tagpo na ito, dito po makikita po natin isa po sa kahalagahan ng bautismo. Dito po kasi itinatanong kung paano pong ang tao ay magtatamo ng kaligtasan. Subalit ang sagot po ni Apostol, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa madaling salita, matapos pong ang isang tao ay maaralan po ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ang response po dapat o yung maging part po ng inaaralan ay magkaroon po siya ng pananampalataya. Subalit, para makita po yung totoong pananampalataya, ay hindi po ito basta sinasabi lang o sumasampalataya na ako sa Panginoon. Ang totoo nga po niyan, kailangan nga po ang isang sumampalataya ay meron pong pagsisisi. At ang sabi nga po, nung makita ni Apostol Pablo na sila'y may pananampalataya, pagdakay, binautismuhan siya at ang buong sambahay niya. Sa makatwid, kung itinatanong po natin, ano po yung kahalagahan ng bautismo, isa po ito sa pagkakakilanlan o batayan para malaman na ang isang inaralan ng ebanghelyo ay tunay nga na sumampalataya sa ating Panginoon. Yun. So, ibig sabihin, ang bautismo, ang siyang parang pinakatanda. Panlabas na reaksyon. Reaksyon. Pang publikong pagpapahayag na ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mangyari kasi, mga kapatid, maraming mga tao tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo pero ayaw nilang ipagsabi. Diyan na yung maririnig natin, kapatid na Aldrin.
Adventist ako, kapatid natin, pero wag mo pagsasabi ha. Ayun. Kaya ang bautismo, isang pangmadlang paghahayag na ang nagahari na sa'yo, sa iyong buhay, ay ang atin ng Panginoong Jesucristo at iniiwan mo na yung dati mong pagkatao. Correct. Na ngayon ay sasagupa ka na o lalakad ka na sa isang panibagong buhay, mga kapatid. Ano? Ngayon, kapatid na Aldrin, samantalang napapag-usapan natin yung kahalagahan at kung bakit dapat pag-aralan ang bautismo, ay ano bang uri ng bautismo ang sinasabi ng Biblia? Ayan. Yan ba ay buhos? Yan ba ay wisik? Yan ba ay lubo? Ano pang uri ng sistema ng bautismo ang sinasabi ng Biblia na dapat nating maranasan? Ayun. Salamat, kapatid na Pernas, sa tanong mo, ano? Yan ang napakaganda. Ano nga ba ang paraan? Meron kasi nagwiwisik lang, kapatid na Bernard. Uh-huh. Pero kung ating babalikan, na po, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 3, ang talata po ay 16, mapapansin po natin kung paanong pamamaraan ang ginawa, no, ng ating Panginoon. Sabi po rito, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sabi po rin sa talatang ating binasa, kapatid na Pernan, at nang mabautismuhan ang ating Panginoong Jesucristo, pagdakay umahon sa tubig at narito, siya po ay nangabuksan ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, talagang kabuang paglubog, kapatid na Pernan. Lubog, Umahon sa tubig. Umahon. Kasi ang isa pang ginapit dyan, kapatid na Aldrin, yan po ay baptizo sa wikang Greco. No? Yung paglulubog. No? Sabi ng iba dyan, kapatid na rin, ang wika ay umahon. Hindi naman lahat ng umahon, inilubog. Ayun, kundi ipinunta si Jesus Christ daw, ay pumunta kay Juan, lumusong sa tubig, then binuhusan siya ni Juan. Nung natapos na siyang buhusan sa ulo ni Juan, ay umahon na siya mula doon sa tubig. Yun ang pagkakaunawa nila rito. Pero hindi pa, mga kapatid. Kagaya na sinasabi ng kapatid na Aldrin, yung bautismo na binabanggit dito, talagang paglubog. Yeah. No? Siya ay tawag dito, Brother Aldrin, isinisid na misa, sabi nga sa pasyon, eh, no? Talagang inilubog siya. No? Yan. At ito rin sistemang ito, ito rin yung dapat na ipangbautismo sa atin. Apo. Tignan niyo bago ko ibigay kapatid na rin. No? Babasa muna po sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Marcos, ano? 10:39. Ganito po ang sabi sa atin. 10:39. Ayon. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, babautismuhan kayo. Amen. So sa makatwid, kung ano yung proseso pamamaraan, o pamamaraan ng ginawang bautismo sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay inilubog sa tubig, sa ganun ding paraan, tayo rin ay babautismuhan. Hindi po itinuturo ng Biblia, kagaya nabanggit ng kapatid na Aldrin, na tayo'y bautismuhan sa ibang paraan. Kundi sa bautismo na paraang isinagawa sa atin itong Panginoong Jesucristo na siya po ay inilubog sa tubig. Kapatid na Ray, ano pa ba ang iyong mababanggit tungkol dito? Ayan, kung may kinalaman po sa bautismo, ito po isang halimbawa ng alagad ni Kristo. Siya po ay nagbautismo. Pansinin niyo po ito. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 8, ang talata po ay 35 patuloy. Ganito po yung pahayag. At ibinuka ni Felipe ang kanyang bibig. At nagpasimula sa kasulatang ito at ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y bautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo
ay anak ng Diyos. 38. At ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. At si Felipe at ang bating. At kanyang binautismuhan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat pinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Dito po may mga ilang point na gusto ko pong itiin po sa talatang ito. Yung pagsasagawa po ng tunay na bautismo, hindi po siya basta-basta. Hindi po yung, ikaw, sige, may, tama na yung edad mo, halika dito, ilulubog na kita sa tubig. Yung tamang proseso po na itinuro ng mga alagad, unang-una po niyan, kailangan tuturuan po siya ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Then, matapos po siyang maturuan ng Ebanghelyo, ang kailangan po ay sumampalataya siya sa ating Panginoon. Kagaya nga po yung binasa natin, yung ating bating, tinanong siya ni Felipe, sumasampalataya ka ba sa ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi niya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Nung nakita po ni Felipe na may ganap ng pananampalataya yung bating, ang ginawa ni Felipe ay ipinahinto yung kanilang sinasakyan. Then ang ginawa nila ay nakakita sila ng dako na merong tubig at ang sabi sa talata, sila'y kapwa lumusong. Ibig sabihin, yung magbabautismo at saka yung babautismohan, kapwa po sila lulusong sa tubig. At ang sabi nga po sa talata natin binasa, at nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu. Sa ibang salita, nagkaroon po kasi ng paglubog. Kaya po, merong naganap na pag-ahon. Tandaan po natin, kailangan po yung magbabautismo at yung babautismohan, kapwa lulusong sa tubig, upang nang sa ganon ay babautismohan o ilulubog po, yun pong babautismuhan. Saan po yan itinutulad? Yun po kasing bautismo, Brother Fernan, ito po ay itinutulad sa paglilibing. Actually, ito yes, po ay itinutulad, itinutulad sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Pakinggan po ninyo, pagtuturo po ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, Kapitulo 6, ang talata po ay 3-4. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sa ibang salita, yun pong bautismo, mga minamahal na kaibigan, ito po ay lumalarawan sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Eh syempre, kapag naman po ay inililibing yung isang namatay, hindi naman po pwedeng yung kalahati lang. O kaya labas yung ulo. O kaya labas yung kamay. Ang pag inililibing po talaga tabuan. Ay tinatabunan ng lupa yung buong katawan. Yes, at dahil yun po mo, hindi po maiiwasan na yung binabautismuhan ay ilulubog po talaga yung buong katawan sa tubig sapagkat ito nga po lumalarawan sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano raw ang sabi ni Apostol Pablo, ang Panginoong Jesucristo ay namatay, tayo rin daw po sa pamamagitan ng bautismo ay naililibing yung ating kamatayan. At yung pagbangong muli ng Panginoong Jesucristo, lumalarawan naman nito ay yung pagbangon natin sa panibagong buhay. Kaya kapag tayo po umahon sa bautismo, kailangan po buo na po yung paninindigan natin na lumakad na po sa ganap at panibagong. At with kapatid na Ray, ang isang kakandidato sa tubig ng bautismo, dapat mayroong kaalaman, mayroon siyang ulirat na nauunawaan niya ang salita ng Diyos. Tama po. Dapat muna siyang maaralan. Hindi pwedeng una yung bautismo, then later saka aaralan. Kailangan po maaralan at saka po babautismuhan kung siya po'y sumasampalataya. Ayun. So, aaralan muna, tapos babautismuhan. At ang nakita pa natin doon sa pagpapaliwanag ng kapatid, kapwa lulusong sa tubig. Kung ang bautismo sa pamamagitan ng wisik, mga kapatid,
isa na lang ang lulusog. Kung sa pamamagitan ng buhos, isa lang ang lulusog. Mm-hmm. Yung ministro na kukuha ng tubig. Oh. Maghihintay na lamang yun doon sa taas para isagawa yung pagbubuhos at yung pagwiwisik. Kung yun nga ang tamang paraan ng bautismo. Yeah. Pero nakita natin sa pagpapaliwanag ng kapatid, ay kapwa sila lulusog. Sapagkat ang ginamit nga sa wikang Grego ng salitang bautismo ay baptizo. Ibig sabihin, talagang ilulubog kapatid na ano? Ano yan eh, to dip. Oo, talagang itidip ka. Sabihin. Oo, at hindi pwede na may iwan nga yung ulo, katawan lang ilulubog, hapbat ang tawag doon. Oh. So hindi po pwede. Talagang lubog. Ano? Kaya makita rin natin ha, sa paliwanag pa ng ating kapatid, pagkagamit ng kapitulo 6 ng Roma, ang sinisimbuluhan pala o inilalarawan ng bautismo ay inihayag natin ang ating Panginoon kapag tayo lumapat na sa tubig na kasama natin si Kristo'y namatay. Ano? At kapag tayo naman ay idinip na, ibinaon na, ano ba termino? Inilubog. Inilubog na sa tubig, ipinahayag natin sa ayon sa talata na kasama natin si Kristo'y namatay. Ano? At isa pa rito, ay isa rin kahulugan nito, kapatid na Aldrin, yung luma nating pagkatao, inililibing na natin yun. Sa pag-aho natin, sa kayo sa talata, inihayag natin na kasama natin si Kristong nabuhay. Isa pang kahulugan yan ay umahon ng ganon, ipinapahayag natin na tayo isa ng bagong tao. Ito na rin yung declaration, kapatid na ano, Aldrin, kapatid na Ray, na kumbaga yung naganap sa ating Panginoon, ito ang sinisinta kong anak. Ayan, so ito isang deklarasyon ano ng ating pananampalataya. Kaya maganda yung ating pagtatalakay ngayon, kapatid na Aldrin, kapatid na Rhea, no? Ngayon kapatid na Aldrin, ano pa ba pwede nating maidagdag? Ayan, ang napakaganda niyan tinalakay ng kapatid na Rhea, kapatid na Pernan. Unang-una dapat nating makita at mapapansin sa ating mga kaibigan, lalo na sa mga nagsusuri sa mga aral na sinasampalatayan ating kinaanibang nalabing iglesia, unang-una ang pagbabautismo, kapatid na rin, na nabanggit ninyo, ay kailangan ay yung mayroon siyang tinalikuran. Yun. Oo, nabago siya. Nakita natin dito, kapag tayo binautismohan, meron kang tatalikuran na hugasan na yung kasalanan mo. Oh. Gaya ng ating mababanggit dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo talatay 16. At ngayon nga, bakit ka tumitigil? Yeah. Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kapag nahugasan na po tayo, yun nga yung paglilibing yung dati nating pagkatao. Kaya banggit yan, kapatid na Pernan, kapatid na Ray, ng Apostol Pablo. Pakinggan po natin sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, ang talata po ay 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kaya nga ang isang pagbabautismo, yung pong nakakakilala na siya'y nakagawa, tumalikod na sa kanyang dating pagkatao, at ang kinabubuhay niya na ngayon ay si Kristo na. Kaya nga kung babautismuhan natin, nabanggit ng kapatid na Ray kanina, gusto nating maipapansin, hindi po dun sa edad lalo na, ano po? Yung iba kasi, sige lang ang dubog, kapatid na Ray. Hindi naman pa alam ang aral. Pakinggan po natin ang itinuturo ng Biblia sa aklat po ng Hebreo sa Kapitulo 5, ang talata 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Kaya kapag ang binautismohan mo, yung sanggol, wiwisikan mo. Wala po talagang ang sasagot doon yung mga ninong at ninang ata. Ikaw ba binabauti? Kaya ang gagawin lang nung yung sanggol, magpapalahaw lang ng iyak. Ganun lang. Pero hindi niya alam kung anong. Siya ba, ano bang nagawa niya? Kaya ayon sa ating binasa, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Alam naman natin, kapatid na Fernan, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapag ang bata, kaharian ng Diyos yan. Ayon po sa ating mababasa, sa aklat po ng Lucas, sa kabanatang 18, ang talatay 16 hanggang 17. Kaya pag ang bata, binautismohan mo, hindi niya alam. Kaya isa pa rito, kapatid na Ray, no? Kapatid na Pernan, at sa amin pong mga tagapakinig, dapat yung nakakakilala na ng aral, nakakasampalataya. Gaya po ng ating mababasa, dito po sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 10, ang talata po ay 9 hanggang 10. Sapagkat kung ipinapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon
at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng pagpapahayag sa ikaliligtas. Ayun. Sa makatwid, kapatid na Aldrin, yung bata, hindi talaga subject for baptism. Yes. Kasi, kagatulad ng ating naobserbahan, ang sumasagot naman talaga yung magulang. Dapat yung magulang. Kasi mas marami siyang kasalanan. At saka yung proseso ng bautismo na igagawad, bautismo na sinasabi ng Biblia. Yes. Hindi yung magsasarili ng paraan ng bautismo, bubuhusan, o kaya wiwisikan, ano? Mayroon pa nga ako nakita ang bautismo na ginawa sa bata. Ayaw ko, napanood nyo rin ito sa YouTube, ano? Apo, napanood ko yan. Yung nilublog na. Beses. Diba? So, maraming ginagawang kaparaanan ang tao, ano? Matindi, para maisagawa yung bautismo. Pero ang tanong eh, ito ba'y angkop sa banal na kasulatan? Ito ba talaga yung tinuturo ng Biblia? Ano? At mula pa ni kanina, no, nakikita natin, ang tunay na pagsasagawa ng bautismo dapat sa maayos na paraan ng paglulubog. Hindi yung basta isusulong mo lang ng gano'n. No? Tandaan natin, no, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen. Hindi siya Diyos ng bara-bara. Pagkaabot sa'yo, ano mo na agad. Hindi gano'n ang ating Panginoon, kapatid na rin, kapatid na Adrian. No? Si tinuturo sa atin ang Biblia, yung tamang paraan ng bautismo. Kaya nga ang programa natin, kapatid na Aldrin, kapatid na Ray, ayon sa kasulatan. Kung ano sinasabi ng Biblia. Kasi ito yung gagabay sa atin, mga kapatid ko, patungo sa katotohanan. Kaya kung ano yung makikita natin sa banal na kasulatan, yun po ang ating sinusunod, kapatid na Ray. Kaya bigay natin kay kapatid na Ray, no? Isa pang pagkakataon para madagdagan pa uli yung ating mga nalalaman sa banal na kasulatan, kapatid na rin. Ayan. Gusto kong suhayin yung binanggit ni Brother Aldrin. Okay. Kasi dapat po nating maunawaan na hindi po lahat ay qualify for baptism. Yung sanggol sa loob ng totoong pananampalataya, hindi po siya dapat bautismuhan, o yung term ng iba ay hindi po dapat binyagan. Bakit po? Kasi po, kapag walang kamalayan, hindi po siya pwedeng magkaroon ng pananampalataya. Isa po sa requirements upang ang isang tao ay maging qualify for baptism, kailangan pong matiyak na yung isang tao ay maaralan ng ebanghelyo. At dapat siya po ay sumasampalataya. Paano ba natin matitiyak kung ang isang naaralan ng ebanghelyo ay sumasampalataya? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 28 po. Gawa, chapter 2, verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ito po si Apostol Pedro ang mismong nagpapahayag. Ano po yung kanyang pahayag? Matapos niyang turuan yung mga Hudyo patungkol po sa Panginoong Jesucristo, nagtanong po yung mga Hudyo kasi naunawaan nila yung turo ng Ebanghelyo. Ang tanong nila kay Apostol Pedro, ano po yung kailangan namin gawin? Ang sabi po ni Apostol Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sa makatuwid po, ay kailangan po ang isang candidate for baptism, meron po siyang kamalayan. Meron na siyang kamalayan sa tama at mali, sapagkat kailangan po kasi ang isang babautismuhan ay mayroong kapasidad na makapagsisi sa kanyang kasalanan. Samantalang yung sanggol, ano po yung pagsisisihan niya? Wala pa naman po siyang kasalanan. Dahil po ang rule sa Bible, yung pagkakasala, ito po yung paglabag sa kautusan. Ano pong kamalayan ng sanggol sa kautusan? Paano niya lalabagin ang isang kautusan na hindi niya naman pa nauunawaan? Kaya wala po siyang dapat. At kung wala siyang dapat pagsisihan, binanggit nga ni Brother Aldrin, ang mga bata, ito po ay para sa karian
ng langit. Amen. Sa mga tweet, hindi po siya kailangang magsisi sapagkat wala siyang dapat pagsisihan at wala rin po siyang kapasidad para makapagsisi. Kung gayon, ang sanggol po ay hindi qualify para po mabautismuhan. Pero meron tayong na ang sanggol inilalapit din natin sa Panginoon. Inihahandog. Ang tawag po na handog. Pinasasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat nagkaroon tayo ng munting supling sa gawain ng ating pong pagdating ibinyag ay po iniaangkop ito sa isang sanggol. Ano kung unang pagkaunaw ng bago ko ibigay kay kapatid na Adrian mga anong taon ba dapat binyagan ang bata? Ano ho? Sa pagbilang ng edad, mga kapatid ko, sa ating pananampalataya sa Adventista, wala tayong exact talaga. Eksaktong edad ng pagbabautismo sa bata. Kasi mayroong mga edad na 15, pero ang kanilang kaisipan, higit pa sa matured na, sa 2 taong gulang. Ano? So, hindi pa nila abot. No? May mga ganito kasi nagiging problem. No? May mga diferensya, no? Sabi na natin may mga diferensya. Ang magulang gusto na siyang isabak sa bautismo, pero yung bata, wala pa talaga siyang muwang. Ano? Wala pang muwang. Kailangan mayroong muwang kagaya ng naipaliwanag sa atin na maaralan muna para alam niya kung ano yung kanyang tatanggaping bautismo. Hindi tayo lubog lang ng lubog. Na ako mo, yung anak mo, 7 taon na, pwede na natin niya ilubog. Hindi po. Kailangan dumaan muna sa proseso ng pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, punta tayo kay kapatid na Aldrin. Ano pa ba pwede natin maidagdag, kapatid na Aldrin? Yan nga, kapatid na Fernand, kapatid na Ray, sa pagbabautismo, napakahalaga yung kagaya ng binanggit ng kapatid na Ray na naman kanina, ano? Kasi maraming nagbabautismo, nauuna muna yung paglubog bago aralan. Oo, yan ang marami yan eh. Pero kailangan dapat nating maintindihan, ano? Dito sa ating pagsasama-sama, isinasagawa ito, talagang sila'y inaaralan natin. Na sila muna ay makatanggap, no? Ng pangangaral, sampalatayanan yung aral, naturo, yung kanya pong dapat na matanggap bago niya tanggapin yung binyag, no, kapatid na Fernan. Kaya napakahalaga na kailangan aralan muna, kapatid na Fernan. Yes, at ang isa pa dyan, ano, lagi tinatanong sa ating kapatid na rin, bakit pag may mga krusada kayo, hindi pa naman yan tapos aralan? Ba't binyag kayo din ng binyag? Ano ho? Mga kapatid, mga kaibigan, yung pong sa krusada, iba ho ang usapin nito. Ayan. Sapagkat sila'y nagpasya na. Ayun. Hindi pa man tapos ang kanilang pagdodoktrina, ay nagpapasya na po sila na sumailalim na sa tubig ng bautismo. Kasi sa banal na kasulatan, kahit hindi pa tapos doktrinahan, kapatid, mga kaibigan, at ito'y nagpasya na, ay hindi natin to pwedeng pigilin. Katulad ng halimbawa, nung binasa ng kapatid tungkol sa yunok. Yun pa lamang kanyang naunawan, pero siya'y nagpasya. Kasi nagkaroon na siya ng ganap na pananampalataya sa Panginoon. Kaya, subject na siya ngayon para ilubog o isulong sa tubig ng bautismo. Pero hindi naman natatapos na kung mo na ilubog na, natigil na rin, kapatid na Aldrin, yung pag-aaral niya ng Biblia. Tuloy-tuloy, no? Itutuloy po ang kanyang pag-aaral ng Biblia hanggang sa matapos na lahat. At pagkatapos pa nga niya, kapatid na Ray, pagkatapos niya ng ating 28 fundamental doctrines, siya naman ay aalagaan pa. Ano nga tawag dyan? Nurturing. Papasok naman siya sa nurturing. Kaya, hindi issue kung nabautismuhan sa panahon ng krusada o hindi ang isang tao. Sapagkat dito, pumapasok lamang, siya kasi nagpasya na. So, kapatid na Ray. Yan. Ang isa pa sa kahalagahan ng bautismo na gusto ko pong idiin dito, ito po isa sa pinakamagandang biyaya na dulot po ng bautismo.
Ang tanda po, yung bautismo po mga kaibigan, ito po ay tanda ng pagiging alagad ni Kristo. Dito po sa aklat ng Mateo sa 28 talatang 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po isa sa mga biyayang dulot po ng bautismo. Sapagkat marami po ang nag-aangkin patungkol sa pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo. Subalit, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung pong kanyang mga sinugo, kapag sila po nangaral, ang gagawin po nila, yung sasampalataya sa kanilang mga itinuro, ay babautismuhan po nila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya kapag tayo po tumanggap ng bautismo, hindi po sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Halimbawa, binautismuhan sa pangalan ni Jesus, ay mali po yun. Hindi dahil sa ating nire-reject ang pangalan ni Jesus, kundi kung ano yung itinuro mismo ng Panginoong Jesucristo, ito po yun dapat gawin pagdating sa bautismo. Ang itinuro ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yeah. Ito po yung itinuro ng Panginoong Jesucristo at sinusunod ng tunay na mga lingkod ng Panginoon Diyos. Yeah. Siguro susundan ko yan mga kapatid. No? Kasi yung dalawang sitas na ito, pinaglalaban ito ng iba. Yeah. Ano? Kapag nga yung hindi naniniwala sa Biblia, pinagkokontra ito. Yung unang mga naniniwala sa Biblia, nami-misinterpret nila. No? Kasi may binabanggit doon, kapatid na Adrian, ano? Sa 28, no? Kapit ng Mateo muna ako, no? Mateo 28, talatang 19. Ito binasa na rin kanina, uulitin lang natin, ano? Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa papaanong paraan daw po, babautismuhan? Yan, paraan yan. Paraan. Oo, ito yung formula. Formula. Proseso, no? Yan, ito yung formula, no? Sa pamamagitan ng babautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Meron pang binabanggit naman doon, kapatid na Aldrin, sa Gawa 2. Saan nga ba yun? 28 ng Gawa 2. At 38. So, 38. Maigit basahin din natin. Gawa 2:38. Ganito naman ang wika sa atin. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sa pangalan naman diyan. Sa kabila, Cristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Dito naman sa gawa, sa pangalan ni Kristo. Kung ang magpapaliwanag nito ay mga oneness, palibasa yung pong Ama, si Kristo rin, at yung Holy Spirit, si Kristo rin. Kaya ang tama daw na paraan ng pagbabautismo, pa-bautismoan sila sa pangalan ni Kristo. No need na raw nabanggitin pa, kapatid na Aldrin, na pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Hindi po nila naunawaan na yung binanggit sa aklat ng Mateo, yan po ay formula na kakailanganin o gagamitin sa pagbabautismo. Yung actual yan na bautismo. Yung actual na pagbabautismo. Yun dyan ba kapatid sa aklat ng mga gawa? Yeah. Si Pedro ba dyan mismo ay actual na nagbabautismo? Hindi po. Ayun. Yan po isang tagubilin, pagpapaanyaya ng ating apostol na magbautismo ang na sumailalim sa pagbabautismo. At ang sasailalim, babautismuhan sa pangalan ni Kristo. Nang ibig sabihin, sa proseso ni Kristo o sa authority ni Kristo. Ano ang gagamitin na formula doon sa authority ni Kristo o sa itinuro, sa proseso itinuro ni Kristo? E di babautismuhan na sa actual, babautismuhan sila sa Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya ito, kapatid na Aldrin, kapatid na Ray, hindi ito magkalaban. Hindi magkalaban. Unawain lang natin yung isa formula
yung isa naman ay sa paraan ni Kristo. Mm-hmm. Yan, babautismo sa paraan ni Kristo. Sa mga tuwid, Brother Fernan, yun pong sa aklat ng Mateo, mm-hmm. ito yung mismong utos ng Panginoon. Uh-oh. Kung paano isasagawa yung actual na bautismo. Yan, samantalang yung aklat ng Gawa, Kapitulo 2:38, ito po ay nasa proseso na si Apostol Pablo o si Apostol Pedro ay nangangaral at ini-encourage niya ang bawat isa na magpabautismo yeah. sa pangalan ng Panginoong Jesucristo o sa authority yeah. ng Panginoong Jesucristo. Okay. Ibig sabihin, hindi talaga siya dito actual na nagbabautismo. Kaya mali ang interpretasyon ng iba na sa actual na pagbabautismo sa pangalan lang ni Kristo. Yan. So, maliwanag yun mga kapatid, no? Wala pa bang tanong sa ating audience? Ah, mamaya na lang. Sige. O, kahit po out of context, pwede po ninyo ilahad, ano? Bibigyan natin ng pagkakataon mamaya. Okay? So, ngayon naman, kapatid na Aldrin, ano masasabi mo? Ilan bang beses dapat bautismuhan ang tao? Ayan. Ayan. Sige. Una-una, ang pagbabautismo talaga, kapatid na Fernan, na kapag nabautismuhan ka na, siyempre, talagang tumalikod ka na eh. Oo. Kasalanan mo eh. No? At itatanong natin, itong proseso sa tubig, meron din kasing pangalawang bautismo eh. Sinasabing bautismo sa apoy, kapatid na Fernan. Oo. Kaya yan ang dapat nating matalakay din. Oo. Kaya ang bautismo sa Biblia, hindi lamang isang paraan. O, kasi baka sabihin nila, nagpo-focus tayo sa ano. Kaya hindi natin banggitin yung bautismo sa Spirit. Kaya naitanong natin kay kapatid natin kasi nga, eh baka dumali na naman yung mga umaakusa sa atin na, tignan nyo, nagtuturo ng bautismo ang mga ano, isang puri lang pala, isang klase lang pala ng bautismo sa kanila. Aha. Yun lang palang salubong. Yung tubig lang. Yung tubig lang. Eh paano na yung bautismo sa Holy Spirit? No? Yung bautismo sa apoy. Mm-hmm. No? Kasama yun mga kapatid. Kanya nga lang, ngayon pong hapon, ang pinag-uusapan lang natin at tuon ng ating subject, yung bautismo sa tubig. Ayun. Ayan, ano? Siguro sa ibang pagkakataon, tatalakayan naman natin, kapatid na Aldrin, yung bautismo naman na binabanggit, no? Sa espiritu o sa apoy, ano? So, isa pa gusto ko makita natin dito mga kapatid, ano? Eh, kapatid na Ray, halimbawa, nabautismuhan ka na ngayon. Okay. E tumalikod ka ngayon sa pananampalataya. Mm-hmm. At ikaw'y magbabalik loob. Mm-hmm. Pwede ka pa bang bautismuhan uli? Sa totoo lang, ang hinihingi po sa atin kapag ka ganun, ay dapat tayo na magsisi sa ating Panginoon. Pero meron po kasing mga case na masasabi po natin na kailangan po siyang ulit bautismuhan. Uh-huh. Isang halimbawa po niyan, meron pong mga reliyon o meron pong mga nangangaral po. Tapos po, yung inaralan nila, hindi naman po talaga ganap na naunawaan yung itinuro sa kanya. Then, dahil yung magulang niya ay nandoon na sa pananampalataya, ang ginagawa, yung bata, kahit naman hindi pa talaga naunawaan, hindi pa nalalaman, ang ginagawa ay binabautismuhan. Ayan. Then, nung pagtagal, dahil hindi nga po nataniman ng tamang aral, dumarating yung panahon na tumatalikod sa pananampalataya. Pagka ganun po yung kaso, ay hinihingi po ng iglesia na dapat po silang bautismuhan muli. Bakit po? Sumainalim uli sa bautismo. Tama po. Bakit po? Eh sapagkat hindi nga po kasi naging ganap yung pananampalataya at nagkaroon din po sa kanilang buhay na pagtalikod sa ating Panginoong Jesucristo. Mangyari kasi mga kapatid, no? hindi naman lingid sa atin, no? Na may pagkakataon na tumatalikod ang isang tao sa pananampalataya, umaanib sa ibang pananampalataya. Ayun, ibig sabihin, pag-anib mo sa ibang pananampalataya, eh, ibang aral na kapatid na Alvin ang daladala mo ngayon. Eh, ngayong naunawaan mo ulit ang katotohanan, nagbabalik ka na sa Seventh-day Adventist, eh, kailangan pong sumailalim uli, mga kapatid. Ngayon, meron namang isa, kapatid na Alvin, kapatid na Ray, nagpahinga sa pananampalataya. Ano, matagal na panahon na wala sa pananampalataya. Pero hindi naman umaanib sa ibang pananampalataya. Opo. Hindi na ito dapat pang sumailalim uli sa tubig ng bautismo. Kasi ang kapatid, hindi naman umaanib sa iba, kundi naglaylo lamang, nagpahinga.
Oh, nang lamig. Ano? So actually ang tawag natin dito kapatid na Ray, kapatid na Aldrin, ano? Ay profession by faith na ang kanyang pasok sa iglesia. No, maliban na lamang kung nag-request ang kapatid na binyagan siya ulit. Siya ay sa ilalim uli sa bautismo, ay hindi naman masama na siya'y pagbigyan. Tama. Pero hindi requirements, no, na yung nagpahinga sa pananampalataya ay sumailalim sa tubig ng bautismo. Ano? Mm-hmm. Ayan. So habang wala pang katanungan, kapatid na rin, no? May tanong na ba? May tanong na. Sige, pagbigyan muna natin. Kaya po, yun pong mga kapatiran natin, ay pwede na po kayong maghagis ng katanungan para pagsasalu-saluhan natin na sagutin. Yun pong magiging tanong po ninyo, kapakinabangan po yan ng iba pang mga kapatiran o kaibigan na yun din ang kanilang katanungan na hindi lamang nila maihagis. No? Sige po. Yun po, ang katanungan ay, anlin ang mas mahalaga? Yun po bang sumampalataya ka o yung bautismo? Ayun, magandang tanong, ano? So, kumbaga, parang pumapasok yan sa categorical ano, question, ano? Alin ang mas mahalaga? Pananampalataya o bautismo? Bigay natin kay kapatid na Ray. Ang sagot po dyan ay pareho. Amen. Ayun. Kasi pareho po yung hinihingi. Apo. Kung paanong mahalaga po yung pananampalataya, mahalaga rin po na magbautismo ang bawat isa. Amen. Bakit po? Unang-una, yun pong bautismo, ito po ay parang public, pagpapahayag mo sa public na ikaw ay sumasampalataya. Yes. Sa madaling salita, kung ikaw ay sumasampalataya tapos tumatanggi ka naman sa bautismo, eh questionable yung iyong pananampalataya. Ang totoo nga po eh, wala ngang tunay na pananampalataya kung wala ring tamang pagsisisi. Yeah. Hindi mo rin pwedeng sabihin sumasampalataya ako, ayaw mo namang magsisi. Ganon din po, hindi mo rin po pwedeng sabihin na sumasampalataya ka tapos may kakayahan kang magpabautismo pero ayaw mo. Ito po'y katunayan na hindi ka talaga sumasampalataya. Pero meron po kasing mga case na hindi po maisasagawa ang bautismo. Yeah. Isa po dyan, dito po sa aklat ng Lucas, 23 ang talata po ay 39. Tama. Ito po ay yung kasama ni Jesus o ni Kristo na naipako sa krus. Ang sabi po dito, 39, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapot sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayong ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Yeah. Datapwat, ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yeah. Ito po ang Panginoong Jesucristo mismo ang gumarantiya. So, yung binasa mo kapatid ay hindi sinabi ng ating Panginoon, teka, magbautismo ka bago muna. Bago kita isama. Sumailalim ka muna sa bautismo. Ang ibig sabihin mga kapatid, ano, may mga pagkakataon kapatid na Andre na hindi na talaga kinakailangan sumailalim pa sa bautismo ang isang tao kapag ka wala nang pagkakataon. Pero kapag mayroong pagkakataon tapos tinanggihan mo, pagsuway po yun sa utos ng Panginoon. Correct. Kaya hindi tayo papasok doon sa categorical na question, alin ang mas mahalaga. Kasi pareho siyang mahalaga kapatid na Aldrin. Isa pang hindi sa ilalim sa bautismo, yun pong mga bedridden na napuntawagin na wala na talagang hindi na talaga kaya yung mga bago siya na comatose, tumanggap siya sa ating Panginoon. Ayun. Ay hindi mo na maisasalang sa bautismo, sa tubig ng bautismo. No, pero yung mga ganitong cases lang ang masasabi natin exempted. Ano ho? Yan. Pero doon sa may kakayanan, ay kalakas-lakas natin. Pwede tayong, tawag dito,
magpabautismo. Mm-hmm. Eh, ayaw natin. Sabi ng kapatid nga na Ray, questionable ang ganitong pananampalataya. Kapatid na Aldrin. Opo, may dagdag lang natin, no, mga kapatid. Kapatid na Ray, kapatid na Fernan. Eh, doon sa tanong, eh, parehas po talagang mahalaga yon, mga kapatid. Gaya po ng ating mababasa, balikan lamang po natin ang aklat ng Marcos sa kabanatang 16, ang talatay 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Unang-una, yung pagsampalataya at pagbautismo, talagang magkalakip yan, eh, mga kapatid. Ang katunayan, dito pa hon, at titiyak natin na magkalakip yan, ganito naman po ang ating mababasa sa aklat ng Juan, sa kapitulo 3, ang talata naman po ay 18. Oh, yeah. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Mm-hmm. Dito, papapansin lang natin, kapatid na rin, kapatid na Penan, kung papaanong sinunod at nasa pailalim ang ating Panginoong Hesukristo sa tubig ng bautismo, kay John the Baptist, eh dapat tayo rin po. Kaya magkaparehas yan, eh. Kung sinunod natin, kung tayo talaga followers si Jesus Christ, kung siya'y binautismuhan, yes. At tapos, sasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo na walang ibang sugo, ah, mga kapatid. Walang ibang Panginoon na dapat tanggapin sa ating buhay maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Bernan? So, bago natin ituloy, ano? Nagustuhan ko yung termino mo sa sugo. Opo. Mamaya, lalaanan natin ang pagkakataon niya. So, mayroong pangkatanungan sa atin? Ayun. Yan natin ang daan. Siguro po yung isang katanungan ay, ang bautismo po ba ay makapagliligtas? Ayun. Oh, maganda rin yun, ano? Yung bautismo nga ba? Mm-hmm. No? Yung per se, yung bautismo. Mm-hmm. Ano? Paano ba yan? Single word? yun lang paraan ng bautismo lang, ano? Makapagliligtas ba yan, kapatid na rin? Pakinggan po ninyo, dito po sa Unang Pedro, Kapitulo 3, ang talata ay 21. Mm-hmm. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayon, nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Uh-huh. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Sa totoo lang, Brother Fernan, Brother Aldrin, marami pong nakaka-misinterpret ng talatang ito. Kasi po, nagkaroon ng pagkukumpara si Apostol Pedro patungkol nga po sa bahang gunaw. Ang sabi nga po, sa panahon po ni Noe, sabi nga po, yung bahang gunaw na nagligtas kay Noe ay lumalarawan daw sa bautismo na siyang, sabi nga, eh hindi sa paghiling sa malinis o sa pag-alis ng dumi sa katawan, kundi sa paghiling sa isang mabuting binhi. Sa makatwid, yun pong bahang gunaw, kung titingnan po natin yung istorya, hindi naman po yung bahang gunaw per se, yung nagligtas sa kanila, kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya kung titingnan po nating maigi, na yung bautismo, ito po ay hinihingi upang magkaroon tayo ng mabuting budhi o mabuting puso. Magagawa po natin yan kung meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Sa makatwid, ang nakapagliligtas po, eh yung pananampalataya. Yeah. Kaya kapag tayo po nagpabautismo, ito po'y kapahayagan na tayo po ay sumasampalataya. Pero po kapag tayo po binautismuhan, pero walang pananampalataya, hindi po tayo pwedeng maligtas. Yeah. Bakit po? Kasi po, yun pong bautismo, ito po'y kapahayagan na tayo talaga ay sumasampalataya at ang nagliligtas talaga sa atin ay ang ating Panginoong Diyos. Yeah. Kasi paglapit natin kay Kristo, sumampalataya tayo kay Kristo, ang kasunod na sasabihin naman sa atin ng ating Panginoon, eh kung talagang mahal mo ako, sundin mo aking mga utos. Isa sa utos ng ating Panginoon, binasa natin kanina, babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So kaya, maganda yung ating natatalakay. No? Mahalaga ang bautismo. Hindi ito pwedeng ano eh, paghiwalay, no, ihiwalay. Kalakip ng pananampalataya, bautismo. Kaya nga, makikita ninyo sa mga pagbasa ng kapatid na Aldrin, pagbasa ng kapatid na Ray, laging yung bautismo, laging yung pagsampalataya at bautismo, lagi po siyang magkasama. Pero kung ang tanong eh, yun lamang bautismo, hindi nakakapagligtas ang bautismo. No? Makakapagano lang ito
kung maisasama sa pananampalataya. Bilang bunga ng pananampalataya, babautismuhan ka. Ayun. Ayun ang ating matutugod na po. Isa, sige. Sige, kapatid na rin. Meron pong nagtatanong din po si Sam. Ibigay ulit sa kanila. Sam Fulgencio. Sana tama yung aking pronunciation. Sam Fulgencio. Ito po yung kanyang tanong. Ang bautismo ba dapat sa tamang relihiyon lamang? Paano yung baliw? May kaligtasan ba siya? May kaligtasan ba siya kahit nabautismuhan siya sa hindi SDA Church? No? Bago yan sagutin, kapatid na rin, ano? At kapatid na Pernan, dudugtungan ko lang yun. Baka mawala, sigurado. Mga kapatid, kailangan napakahalaga. Paano ba tayo makakasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Yeah. Unang-una, may ganitong itinuturo po ang Biblia. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 10, ang talatay 17, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At pag sinabi pong salita, doon po yung papasok na sinasabi ni Pablo sa 5:26 ng aklat po ng Epeso. Upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas na tubig na may salita. Ang sasampalatayanan natin yung mga aral na iniwan sa atin ng Panginoong Jesucristo, kapatid na Pedro. Kaya kalakip pa rin ang bautismo. Bautismo. Amen po. Ngayon, yung tanong po dito, nakikita ko, itinatanong niya na yun bang baliw, tunay na bautismo dapat ba ay yung tunay na pananampalataya lamang yung magsasagawa? Dapat. Pangalawa, yung sinasabi niya, paano kung baliw? May kaligtasan ba siya kahit nabautismuhan siya sa Seventh-day Adventist? Kaya parang nahati sa dalawa. Tinatanong niya yung, siguro itinatanong niya kung yung magbabautismo, halimbawa, hindi totoong pananampalataya, magbautismo. Tatanggapin niya ba yung kaligtasan kung siya po ay sumampalataya? Pangalawa, kung yung baliw ba mabautismuhan sa Seventh-day Adventist? Ang totoo, wala pong binabautismuhan sa Adventist na baliw kasi kailangan matiyak ng pastor na siya po ay sumasampalataya. Nasa maayos sa kondisyon. Nasa maayos sa kondisyon. Tungkol doon sa sino ba magbabautismo. Ayan. Mga kapatid, ang pinagkalooban po ng aral ng Diyos, yung kanyang iglesia. Ibig sabihin, manggagaling yung bautismo doon sa tunay na iglesia. Hindi kung sino-sino magbabautismo. Kasi ang iglesia, ang pinagkatiwalaan ng Diyos, yung tunay na iglesia, yun ang pinagkatiwalaan ng Diyos, na siyang magdadala ng tunay na aral, tunay na paraan ng bautismo, tunay na katuruan ng ating Panginoong Yesus. Hindi po pwedeng babautismuhan sa labas. Ang tawag dyan, imitation. Imitation yun, mga kapatid. Ano? So, makukopya ng bautismo, pero yung itinuro, yung idinoktrina, hindi turo ng Biblia. Hindi, ang sasampalatayanan mo ngayon, yung maling turo. Maling turo. Kaya dapat, ang tatanggaping turo, yung tunay na turo. Kaya nga tayo mayroong programa, kapatid, no? Ayon sa Biblia. Dito po, nais namin kayong gabayan sa tulong ng Banal na Espiritu, patungo po sa katotohanan upang kung mayroong mga kaibigan na magpasya, na magpasap sa Panginoon at magpabautismo, ay malalasap niya yung tunay na bautismong hiningi ng Biblia, kapatid na. No? Kaya yung bautismo, ang magsasagawa niyan, yung tunay na iglesia. Ay, ibig sabihin pala, Brother Pernan, kahit pala magbautismo sa pangalan, kahit tama yung formula, magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kapag ka hindi tunay na relihiyon o pananampalataya, ang magsagawa nito, tiyak hindi rin po magiging valid yung bautismo. Ang dahilan po, mga kaibigan, kasi iba yung aral na tatanggapin eh. Kapag ka hindi tunay na pananampalataya, tiyak iba yung aral na tatanggapin. Hindi talaga yung aral ng Biblia. May dadagdag ka, Brother Aldrin. Opo, tama po yan. Halimbawa, ano? Iiniaral sa inyo, si Kristo e tao, hindi Diyos. E papailalim ka sa bautismo ngayon. Okay, maraming Diyos. Maling aral yun. No? Kaya, kay kapatid na Aldrin, isang barangay ang Diyos no, sa pinanggalingan niya. Doon ka sa ilalim sa bautismo. Hindi tunay na doktrina ang inyong tinanggap. Kaya ang magdadala talaga at pagbabautismo, yung tunay. O ngayon, tungkol naman doon sa mga baliw. Kagaya sinabi ng kapatid, wala tayong binabautismuhan na baliw. Na baliw, no? Kundi tinitiyak ng ating ministro na yung babautismuhan nasa maayos na kondisyon ng kanilang kaisipan. Ayun. Ngayon, kung ba hindi sila mabautismuhan, di ba sila maliligtas, kapatid na Aldrin? Ang sabi ng ating Panginoon, siya ay
mapagbiyaya. At naniniwala ko, mga kapatid, na may habag ang Panginoon para sa mga taong ganito. Mm-hmm. Ano, Diyos po ang hahatol para sa kanila. Hindi po tayo makakapagbigay ng kahatulan para sa kanila. Kapatid na doon, meron na tayo. Mm-hmm. Yun po ang tanong ay nagmula kay Timuel De Leon. Bakit po hindi daw kasama ang bautismo sa sampung utos? Tama. Thank you po. Tama. Tama po. Okay. Hindi talaga kasama yung bautismo sa sampung utos. Mm-hmm. Sapagkat ang kautosan, kapatid na Ray, kapatid na Andre, ng ating Panginoon, ay set by set. Walang itinuturo ang Seventh-day Adventist na sampung utos lang. Oo, kala ang kasi nila, kala nila sampung utos lang ang utos sa Seventh-day Adventist. Kala nila nasa sarata tayo dun eh. Oo. Ang akala rin nila, ano sabi mo, naisahan tayo ron. Akala nila, kumontra sa atin, o madadali nila tayo sa ganoon. No? Tama po. Malalim po ang pag-aaral ng Seventh-day Adventist. Opo. Hindi lamang po sampu ang utos na dapat nating sundin, na dapat nating tuparin. Andyan po yung utos patungkol sa pangkalusugan. Hindi mo rin makikita sa sampung utos yun. Yung utos na patungkol sa pag-iibanghelyo, isa rin pong set ng kautusan po yan. Kaya ang utos ng ating Panginoon, set by set, mga kapatid. Ngayon, bago ko ibigay kay kapatid na Andre ko muna ibabato, ano? Yung tungkol doon sa katanungan, ano? Eh, kumuba hindi kasama doon sa sampung utos yung bautismo? Mali na ba pananampalataya ng Adventist, kapatid na Andre? Hindi po, kapatid na Fernan, sapagkat gaya nga, kung ating pong babalikan, eh talagang gaganapin lamang natin yan, kapatid na Fernan. Atin pong muling babasahin dito po sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 28, ang talatay 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yeah. Dito, hanggat kapiling ng mga apostol, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lang din sila nag-focus doon. Kagaya ng paniniwala ng iba, kala nila, natapos tayo sa sampung utos, kapatid na Petra. Yun nga, ang malimit na napagkakamala sa ating kapatid na rin. No? Kasi, actually, nakasento talaga yung isipan nila, yung mahanapan tayo ng butas. No? Pero hindi nila napapansin, hindi nila tayo nahanapan ng butas, kundi lalo pang naihahayag natin sa madla yung katotohanan na atin pong ipinangangaral. No? Tandaan natin, mga kapatid, hindi ko mawala yan sa sampung utos, eh hindi na dapat sundin. Tandaan po ninyo, hindi lamang po sampung utos ang dapat po nating sundin sa panahong ito, kundi lahat ng mga eksistidong batas na patuloy na ipinatutupad sa atin ng atin pong Panginoong Yesus. Ano-ano po yan? Yung sampung utos, kautusan tungkol sa pagkain, kautusan tungkol sa kalinisan, kautusan tungkol sa pag-iibanghelyo. Sa pag-iibanghelyo, pumapasok na doon yung bautismo. At marami pang iba na kung kayong mga maiisip na eksistido sa panahong ito, kapatid na rin. Yan. Gusto ko pong linawin din. Alam ko may mga ganyan kasi na nagtatanong. Ang tumbok ng tanong niyan, ang pananaw kasi nila sa turo ng Adventist ay Ten Commandments lang talaga ang turo. Pero pansinin niyo po, mga kaibigan, yung mga Hudyo po na sumusunod din, pinagbigyan din ng Ten Commandments, pansinin niyo po, yung Ten Commandments na ibinigay sa kanila, wala rin po doon pagtutuli. Hindi rin po mababasa po sa Ten Commandments yung pagtutuli, pero yung mga Hudyo, meron po silang pagtutuli. Yeah, yung pagtutuli po kasi, ito po ay tanda ng tipan ng Hudyo o ng mga Israelita sa ating Panginoong Diyos. Sa gayong kaparaanan, ang mga Kristiyano po, yung bautismo, ito po ay tanda rin po ng tipan. Pakinggan po ninyo, Colossians Kapitulo 2, talatang 11. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, na ilibing kayong kasama ni Kristo, at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay
sa kanya. Dito po ipinapakita na hindi nga po kasama yung bautismo sa Ten Commandments. Pero po, yung mga Kristiyano, meron po silang tipan sa pamamagitan ni Kristo. Yeah. At masasakop nga po tayo nito. Correct. Kung tayo po ay sumasampalataya sa Ebanghelyo at mabautismuhan. Yun. Hindi po kasama yung pong bautismo sa Ten Commandments, pero po, ang mga Kristiyano, meron po silang tipan. Yeah. Kaya po, dapat tayo yung magpabautismo upang masakop po tayo ng tipan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Bigyan ko rin diin yung binasa ng kapatid na Aldrin, napakaganda, no? Yung Mateo 28, no? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang 10 utos, ay hindi naman ganun ang nakalagay, ano? Ituro ninyong sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumaya sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bago sabihin yon, binanggit na ng ating Panginoon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. So maliban sa bautismo, mayroon pang ibang susunding mga batas. Katulad na nga nung ipinaglingkod sa atin ng kapatid na Ray. No? Kapatid na Aldrin, may dadagdag ka? Bago natin ipunta sa ating audience. Sige po, okay po. Meron tayo dyan, kapatid na Don. Okay, so, wala pa, ano? Meron. Okay. Ang tanong po ay, paano malalaman na ang isang taong nabautismuhan ay bautismado din ng banal na espiritu? Ayun. Mukhang maganda yung katanungan yan, no? Paano malalaman ng isang taong binautismuhan sa tubig ng bautismo ay binautismuhan na rin sa Espiritu. Ayun. Medyo ang Biblia ay silent sa ganyang bagay, ano? Sapagkat hindi tayo ang makatataho ng pagbabautismong ginawa ng ating Panginoong Diyos sa Espiritu. Sapagkat Diyos ang nagbabautismo, kapatid na Abin, kapatid na Ray, sa bautismo sa Espiritu. Pwede kasi yung mangyari, ano ho, bago siya lumapat sa tubig ng bautismo. Pwede rin mangyari po yan, pagkaraan niyang mabautismo sa tubig ng Espiritu. Ano? Depende po sa ating Panginoon kung kailan niya po ilalapat yan. May reaction ko dyan, kapatid na Ray? Bago ko siguro yung tanong na yan, meron kasing tagpo sa Bible na meron pong mga natagpuan si, kung di ako nagkakamali, si Apostol Pablo. Na-encounter ni Apostol Pablo at sila po nabautismuhan sa bautismo ni Juan. Kaya tinanong, nabautismuhan ba kayo? Bumaba ba sa inyo yung Espiritu Santo? Sabi nila, hindi nga namin napakinggan. Madali pong matiyak kung tayo po ay nabautismuhan din sa Espiritu Santo. Kasi po, yung nagkakaiba po yung bautismo ni Juan, bautismo sa pagsisisi, at yung bautismo ni Kristo o ng mga alagad ni Kristo, bautismo sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa aral po. Kasi po, yung bautismo ni Juan, tanda lang po yun ng pagsisisi. Ang itinuro lamang po ni Juan ay yung pagsisisi, sapagkat darating nga po yung tagapagligtas, samantalang yung itinuro na po ng mga alagad ni Kristo, ito nga po yung bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya po, malalaman mo po kung ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu, kung yung tinanggap mong aral, yun pong aral ng mga lingkod ng Panginoong Jesucristo. So yung binabanggit ng kapatid na Ray, yung bautismo sa Espiritu, palatandaan, tinanggap mo ang tunay na aral, nabautismuhan ka na rin sa tubig ng bautismo. Kapatid na Aldrin. Opo, tama po yun. At meron pa? Sige. Ang tanong po ay, ano po ang stand ng Adventist para dun sa mga taong tumatayong ninong at ninang sa binyagan sa mga Katoliko? Ano ang stand ng Seventh-day Adventist tungkol sa mga nagnininong at nagnininang na tumatayo sa binyag, no? Sa Catholic? Unang-una, mga kapatid, ano?
Ako, lagi ako nakakukuha ng ninong. Hindi ka nagpapaproxy. Ah, hindi. Hindi, umaatin ka talaga. Umaatin ako. Ang kapatid na, yeah. Yan, magnininang yan sa susunod na December. Buwan. November. Oo. Ngayon, ano ang stand ng Seventh-day Adventist dito? Ayan. Sabi ni Mrs. Y, sige po maroon kayo sa mga gatherings nila na mayroong natatanging layunin. Ako mga kapatid, umaattend ako, tumatayo ako bilang ninong ng bibinyagang bata. Ito na yung pagkakataon para mailapit ko yung aking sarili sa bata. Sa bata sa at doon sa pamilya, doon sa magulang. Kasi alam niyo po mga kapatid, yun pong nature o yung culture ng Catholicism, kapag kayo po ay naging kumpare, ay itatakwil na niya ng kamag-anak, pero ang kumpare. Totoo, no? No? Yan, yung samahan. Oo. Kaya nga, ito yung pagkakataon na yung ating sarili, mailalapit natin sa kanila na hindi na tayo magpapagod. Ayan. Kapag mayroon na tayong malapit na ugnayan sa kanila, mas madali na nating maipapasok yung ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Magandang paraan yan. Kasi sabi ni Mrs. White, pumaroon kayo sa mga gatherings nila. Mayroong natatanging layunin. Ano pa ang layunin natin? Hindi naman tayo pupunta roon at magnininog para makikain. Ang layunin natin, iluhuran yung mga santo. O kaya makikain. Makikain, hindi. Kundi, mailapit natin yung damdamin natin sa kanila at maihatid natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Isang magandang pagkakataon din ito, mga kapatid, habang lumalaki yung iyong inaanak, inaanak mayroon kang kapangyarihan na ma-share sa kanya, maituro yung matuwid na landas na kanyang tatahakin habang siya ay lumalaki. Ayun. Sapagkat malapit na nga ang inyong ugnayan sa isa't isa. Kaya sa atin pong mga Seventh-day Adventist, na wala hong problema yun. Pero kung kayo po'y nasa mahina pang pundasyon, mga kapatid, at masakit sa inyong kalooban, hindi kayo panatag, edi wag muna ninyong gawin yung mga ginagawa namin. Kasi hindi kayo panatag, so magiging pabigat lamang sa inyo pong budhi. Pero kung meron kayong mithiin na mailapit sila sa Panginoon, why not? No? Kasi mga kapatid, ito pa napansin ko, kapatid na rin, no? Brother Aldrin, kapag yan ay tinanggihan mo, niya kinukuha kang ninong, ninang, tinanggihan mo yan, mahirap nang balikan yan. Tatampo. Pinutol mo na agad, no? Ugnayan. Yung ugnayan nyo, magtatampo yan, tama sabi mo, magtatampo yan. Kapag nagtampo yan, nagtatanim ng hinanakit. Okay. Pag ipinasok mo ebanghelyo, di kanyang tatanggapin, kapatid na ano. Maliban na lang kung bukas ang kanyang isip. Pero karamihan na nire-reject, re-rejectin ka rin. Di ba? Kaya magandang pagkakataon, kapatid na rin, may dadagdag. Oh, dugtungan ko lang po, tamang-tama, actually, kumbinsido ako sa sagot ni Brother Fernan. Ito rin po ay ugali ni Apostol Pablo. At yung kanyang layunin ay para makahikayat ng marami sa Panginoon. Ito talaga yung intensyon. Sabi po dito sa 1 Corinto, Kapitulo 9, talatang 19 hanggang 21. Sapagkat bagaman ako'y malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat po ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Yeah. Isa po itong napakatalinong pamamaraan. Kasi po, kung pagpunta po, alimbawa, niyaya po tayo na magninong o magninang, tapos ang isasagot po natin, ay hindi po yan, hindi pwede, mali naman yung reliyon ninyo eh. Tapos bibinyagan nyo, baka ma-impyerno lang yung bata. Sigurado ang magiging reaksyon ng tao, sasama po yung loob sa atin. Away po ang mangyayari pag ganun. Pero ang sabi nga ni Apostle Pablo, sa mga walang kautusan,
ako'y nag-aring walang kautusan. Mm-hmm. Sa mga may kautusan, ako'y nag-ari rin na may kautusan. Yeah. Sa mga Hudyo, ako'y nag-aring Hudyo. Sa mga Hintil, ako'y nag-aring Hintil. Upang makahikayat ako ng lalong marami. Kasi nga po, kung ikaw naman ay tatanggapin mo na ikaw ay magninong, di ba isang magandang paraan para mapalapit ka sa pamilya, mapalapit ka sa bata, hindi para kumain sa binyag. Ang intention talaga ay mahikayat mo sila sa totoong pananampalataya. At saka kinukuha kang ninong, no? O di kaya yung asawa mo yung ninang, sapagkat iniisip noong taong kumukuha sa iyo, na meron kang kakayahan na sumubaybay din sa paglaki ng kabataan. Ay, magandang bagay po yun. Na kapatid na doon, meron? Actually, follow-up question po ito. Maari po bang mangyari na mabautismuhan pero hindi nabautismuhan sa Espiritu Santo? Yun yung kay bautismo ni Juan. Ano, no? Maaring? Maari po bang mangyari na mabautismuhan siguro yung tao pero hindi nabautismuhan sa Espiritu Santo. Parang siguro ito ay matukoy. Yan nga yung binabanggit, isa sa mga pinag-uusapan natin kanina, no? Meron kasing nabautismuhan sa tubig kapatid sa pangaral ni Juan. Na ay yung una, meron kasing nabautismuhan, wala pa talaga siya sa ulirat. Hindi pa niya naunawaan, kumbaga napasama lang siya, nainganyo. Lalo yung mga kabataan, kapatid na rin. Nahikayat. Sige, dyan kayo. Pabautismo na rin ako. Kaya kapag tinatanong siya ng ministro, ng pastor, oo lang din siya ng oo. Ay akala ng ministro, naunawaan niya talaga yung kahulugan. Yung pala, nahikayat lang siya, nainganyo lang siya na magpabautismo. Pero ang totoo, hindi pa niya lubos na naintindihan talaga. Ano? So may mga ganitong pangyayari, no, kapatid na Ray, kapatid na Adin, na ito yung binabanggit ko kanina, na kumisan ang bautismo na ilalapat, pag bautismo sa Holy Spirit na ilalapat, pagkatapos na, na siya yung mabautismo. Halimbawa, kaya example ko, huli na niya na-realize, tama pala. O, di tinanggap niya ulit ang ating Panginoon. Ang kasunod doon, bautismo sa Banal na Espiritu. Ngayon, ito naman, may pagkabaliktad naman ito, no? Hindi na bautismuhan sa tubig pero nabautismo sa Espiritu. Sa Espiritu. Ay, mapalagay ko, yan yung nangyari doon sa nasa krus, ano? Hindi nabautismuhan pero naniniwala ko nabautismuhan nyo ng Holy Spirit. Apo. So, vice versa, parehong may katwiran din po yan. Sa actual na pangyayari, kapatid na rin. Ayun, siguro ulitin ko rin ito. Kasi ito yung idinidiin talaga. Alam ko yung lundo ng tanong na yan ay dito po babasahin ko Gawa 18 talatang 24. Ilalagay mo lang sa pangbibliyang pananaw, ano? Ito ang sabi nito. Ngayon, ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos, na isang Alejandrino sa lahi at taong marikit mangusap, ay dumating sa Epeso at siya'y makapangyarihan ukol sa kautusan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibasay may maningas na espiritu, ay kanyang sinalita at itinurong maingat sa mga bagay na tungkol kay Jesus, na ang nalalaman lamang ay ang bautismo ni Juan. Dito po kasi merong isang mga ngaral na natagpuan ang mga alagad na nangangaral siya. Ang alam lamang ay yung bautismo ni Juan. Lahat ng mababautismuhan po noon, hindi po yun mababautismuhan sa Holy Spirit. Kaya ang ginawa po nila sa tao na yon ay inaralan po patungkol kay Kristo. Matapos aralan sa Panginoong Jesucristo, doon niya po tinanggap yung bautismo kasama ng Holy Spirit. Kasi kagaya po ng aking sinabi, kung ikaw po ay tao na nakapakinig sa kay Juan Bautista, then babautismuhan ka ni Juan, ito po ay tanda lamang po ng pagsisisi. Then, nung mamatay si Juan at magpasimula nga po yung pangangaral ng mga alagad, ay yung mga nabautismuhan ni Juan na tanda ng pagsisisi, na-encounter po ito ng mga alagad ni Kristo. Then, nung tinanong nila, may talata yan sa Bible na, at ano pa yung tinanggap ninyong bautismo? Tinanggap nyo ba yung Holy Spirit? Kaya nga sabi, iniwala nga silang nabalitaan. Kasi yung alam lang nila, ay yung bautismo ni Juan, which is yung bautismo sa pagsisisi. Paano ipinatanggap sa kanila
yung bautismo, kasama po yung bautismo sa Holy Spirit. Mm-hmm. Ang ginawa po ay muli po silang tinuruan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kasi yung una, itinuro sa pagsisisi na mayroong Kristo na darating. Uh-huh. Kaya magsisi tayo. Yung pangalawang tinanggap na nilang aral, itinuro na yung Jesus na naipako sa krus, siya nga po yung Kristo na tumutubos ng kasalanan. Pag sinampalatayanan mo yun, hindi ka na nabautismuhan sa bautismo ni Juan Bautista, kundi babautismuhan ka sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya meron po bang nabautismuhan pero hindi nabautismuhan sa Holy Spirit? Ang isa nga po niyan, yung bautismo ni Juan Bautista, yung mga alagad ni Juan na hindi pa nabautismuhan ng mga alagad ni Kristo, sila po nabautismuhan pati una, pero hindi po tumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo. Pero nung na-encounter na nila yung mga alagad ni Kristo, tinuruan po sila, kasi sa aral niya nagkakatalo eh. Iba yung aral ni Juan Bautista. Pagtuturo lang yun na may darating na Mesaya. Yung turo naman ng mga apostol, itinuturo na si Jesus na naipako sa krus, siya po yung Mesaya na inaantay po nila. Kaya kapag yun po yung narinig mo na naaral, babautismuhan ka na sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mabuti, kapatid na Pernan, basahin na natin yan. Ano? Basahin na. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 19, ang talatay 1 hanggang 4. Yan. At nangyari, nasamantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napa sa Epeso, at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ganinyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binabautismuhan? At sinabi nila sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. Ito yung tinutukoy mo, kapatid na Ray, na yun ang magkakaloob talaga ang Panginoon. Kaya yung tanong doon sa sagot doon sa tanong ay maliwanag po, mga kapatid. Ano? Mayroon po bang follow-up? Tayong questions? Ang tanong po ay, totoo po ba na ang 666 or Mark of the Beast ay literal? Yun daw po ay sabi ng isang pastor ng Baptist Church. At sabi niya ay Antichrist daw ay doon magmumula sa Babylonia, at isa din isang Hudyo. So yun po yung kanyang katanungan. Yung 666, yung Mark of the Beast, ano daw po yun? Masyado madami. Hindi ko nagets ng buo. Ay literal. Unang-una, mga kapatid, ano? Yung marka po ng hayop. Ito, malimit mapagkamalan ng ibang pananampalataya, no? Akala nila yung Mark of the Beast, tawag dito, microchips yung inano na sa ating panahon, ano? Pinairal na sa ating panahon. Yan yung computer, kasi pag kinumpute nyo daw yung salitang computer, lalabas yung 666 nga naman yun. Pwede. Yung pati nga yung pangalan ni kapatid na Felix Manalo, kinumpute 666 din eh. Sa akin din eh, yung Aldrin Rueta. Ano yun? Anim yun eh. Yun lang. Sorry. Tapos ano pa, yung microchips, kapatid na ano? Microchips, ini-inject daw. Ini-inject. Kasi nabanggit doon sa Apocalypse, basahin nga natin yung kapatid, no? Chapter 13, verse 18, ano? Mm-hmm. Kasi may nabanggit dito, mga kapatid, ano? Oo. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay o sa noo. Kita mo nyo anya. Nasa kanang kamay eh, di ba? Tama ba? Nasa kanang kamay. Yung microchips daw sa kanang kamay nilalagay. Sabi ko, paano kung yan naman nilagay sa kaliwa? Sa sablay na. Sa sablay na. Palpak yung pagkita. Kaya ano nila, yung 666, literal. Na literal. Kasi yung iba naman, sabi daw naman ng iba,
alam niyo yung parang stamp? Yung pang ano yan eh. Yan, tapos itatatak sa noo mo. Nakalagay 666. So, marami ano, maraming iniisip ang iba. Yung iba naman eh, barcode. No, sa barcode, yan daw yung literal, 666. No? At maraming naglabasan yung una, pati nga yung Lifebuoy eh. No, yung Lifebuoy, nung araw yung sabon, yung mga product ng... kasi merong, yung itsura kasi ng mga logo nila, may pagka 666. Kaya isa ito sa mga 666. Pero mga kapatid, ang tinutukoy sa Biblia na 666, eh hindi po ito yung mga literal na bagay na atin pong nakikita sa ngayon. Kundi ang 666 po na binabanggit sa Biblia, na magiging tatak, hindi sa panahon natin ito, kundi sa darating. Ano, tandaan po ninyo pinag-uusapan ng Revelation 13 sa future. No? Pagdating ng araw na yon, sino man ay hindi na makakapagbenta ng kanyang kalakal, sino man ay hindi na rin makakabili ng kanyang pangangailangan, maliban sa mayroong tanda, yung tatak ng 666. Sa 18, ganito pagpapaliwanag. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. So yun daw pong 666, ito po'y bilang ng isa, bilang ng hayop na matatagpuan natin sa isang tao. Ayan, ano ho? Na ang kanya daw bilang, ito na nga, yung 666. Si Brother Aldrin na yan. Sa maraming pag-aaral, mga kapatid, meron tayong isang katauhan o kapangyarihan na kinakatawanan nito. Mm-hmm. O na tawag nito, fulfillment, na kinatutuparan nito. Ano, walang iba, kundi ang, pasensya na po kayo, mga kapatid, no? Kung mababanggit ko sa pagkakataong ito, ito naman ang dala ng ating pag-aaral sapagkat nais namin kayong dalhin sa katotohanan. Ito po yung titulong ginagamit ngayon ng kapapahan. Ano ho? Ang pinupuntirya namin, hindi yung personalidad ng tao. Oh, yung persona per se. Oo, yung persona, hindi po. Kundi, yung kapangyarihan, yung sistema. Yung vicarious filidei. Na ngayon ay ipinagtatanggol na ng mga apologists, kailanman daw hindi nila ginamit ng kapapahan yung vicarious filidei, kundi vicarious Christi ang binanggit. Ano? Ito isang uri lamang ng paniligaw, mga kapatid ko. Pero sa katotohanan, taglay nila nung sinaunang mga panahon pa yung titulong vicarious filidei. Ano ba ibig sabihin ng vicarious filidei? Kahalili ng Diyos. O kapalit ng Diyos. Ano? Actually, mayroon pang isang tanong. No? Babasa muna ako ng isang pagpapatotoo, mga kapatid. Ano? Na talagang inaangkin yung pagiging kapalit ng Diyos, mga kapatid. Ano? Ng ating pong mga kaibigan. Saan ko na ba yung nailagay? Ano? Hindi ko kasi akalain na papasok yung tanong na yun. Habang hinahanap mo yan, kapatid na Pernan, yung binabanggit ng kapatid na Pernan kanina, yung ano yun? Kapalit? Kahalili. Kahalili. Ang ako, delikado po yan. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dito po sa ikalawang Tesalonica, sa Kapitulo 2, ang talatay 4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos? Na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Yun? Talagang matinding kablasphemihan ito. Bilang kasuwato ng iyong binasa, opo. Dito sa sulat ni Pope Leo XIII, anong babasa dito? Encyclical Letters, June 20, 1894. Sabi na nga Pope Leo, hawak namin sa lupang ito ang lugar ng makapangyarihang Diyos. Eh di blasphemy talaga yan. Opo. Yan po yung vicarious filidei. Ano pa? Sa Catholic National, July 1895, ang Papa ay hindi lamang kinatawan ni Kristo,
ani Jesucristo, kundi si Jesucristo mismo na natatago sa ilalim ng tabing ng laman. Kaya nga, kapag ka idiniklara ng Papa, katulad ngayon, meron na namang bagong itatalagang, itinalagang ano, saint, santo. Oh, yung millennial saint. Oh, yung millennial saint. Nakita ko nga, magyakit pa eh. Oh, eh, yung, eh, ano, bisexual yan. Ah, ano siya na? Pero itinalaga nga eh, ngayon eh. Kinanonize nila. Kanonize na ngayon. Oh. Eh, itinalaga na ng Papa na yan eh, santo. Opo. Dagdag sa panalangin na naman yun. Oh, yeah. Kung magsisimula sila ng alas 3, alas 5 na tapos niya. Kaya yung mga bading na ayaw magbago, may patang na, oh, may meron na silang patang. Kailan ang piyesta niya? Wala pa sila. No? Pinagbobotohan pa rito sa Catholic Mission. Oh, oh. kaya yung 666 mga kapatid ko, hindi literal na bagay po yan. Ano? Kundi yan ay tumutukoy din sa kapangyarihan matindi ng tatayong Antikristo. Ayan. Sa madaling salita, ano? Siguro next time palalawakin po natin 'yan, ano? Opo. So sa ngayon eh parbasa yung ating oras eh nagtutumulin, meron pa tayong sasaguting tanong, ano? Opo. So diyan muna natin bibitawan, ano? So yan po hindi literal na bagay kundi kumakatawan niya sa kapangyarihan ng isang personang tatayo na yan ay may bilang ng hayop. Okay? So tanong tayo. Ito po yung sunod na tanong. Kung kanina po ay kung pwede yung Adventist na magninong ninang sa Katoliko. Mm-hmm. Paano po kung yung magnininong naman doon sa babautismuhan na magiging Adventist, eh hindi Adventist? Pwede daw po ba yun? Ah, actually, sa katotohanan niya, wala pong, hindi natin talaga doctrine yung term na ninong at ninang. Mm-hmm. Na yan po ay ano ba tawag dyan? Ina-accept na lang natin na term witness para lang ma-please natin yung kanilang kaisipan. Ano? Sinusundan lang natin yung kanilang kaisipan. Kaya pag tayo nandito dito, halimbawa, merong ano ba yung sanggol dito? Iyahandog. Actually, hindi po ninong ninang ang dapat na tawag po dyan. Kundi guardian. Guardians. Yung hindi yung guardians may tatak na ganito. Ano? Yung tagapayo, pagpapalaki. Kaya ako question na tuloy ako, bakit may tattoo? So, sir, pag-aralan natin, bakit may ganito. So, doon muna tayo sa ano. Magandang term po dyan, siguro guardians, o kaya ikalawang magulang, ano? O kaya, tangit din naman, pag-sponsor. Hanggang paglaki yan, pag nagtama yun, syempre, kukubra yun. Pag-sponsor, delikado. Delikado. Talagang, kapag wala na ipagpaaral yung nanay, yakanting ka yun. Baka meron kang 5,000, kung matrikula lang ang inaas. Ah, ganun ba ito? Esensya na, 2,500. Kaya delikado pag... Siguro diba? So, kaya, nako, delikado pag-sponsor. Baguhin natin ng term, mga kapatid, no? So, kaya tuloy marami ninong nagtatago. Oo, kasi mahirap. Kailangan pag kagaya na ito, nagka-countdown na. Kaya, kasi sabi ng iba, money po ninang, money po. Hindi mano. Money po. Money? Money po ninang, money. Kaya mapapansin nyo, tuming sasapit ang ano, kanya-kanya ng ano. Punasan, o. Parang NPA, akit sa pundok. Tatama rin. Sige po. Parang NPA, tago-tago. Permanent address. Pag lumipas na yung Christmas at tinatawag na... Hindi siya nulusot, kapatid. Pero may New Year pa eh. Kami-tritong siya. Hindi pa rin siya. Bago natin yung turn, no? Apo. Ikalawang magulang. Mas maganda. At kung meron pa kayong mas maisip na mas maganda pa, pwede. Yan ang ating yung guardian, gamitin. Ngayon, pwede ba sila? Yes, pwede. Apo. Pwede, mga kapatid. Kasi meron tayong natatanging purpose. Ayun. At nakita natin yung katauhan ng taong kinukuha ng... Halimbawa, Adventist yung magpapa, kukuha siya ng second, ano niya, no? Apo. Eh, siguro nung nakita ng Adventist, yung katauhan nung taong kanya kinukuha, may mabuting kalooban, may pagkatakot din sa Panginoon. Dama. Ano? At alam niya na magagabayan din niya yung kanyang anak. Mm-hmm. Why not? At hindi natin gawin, ano?
isa na rin pagkakataong ito para yung ating ebanghelyo maipasok na rin, ano, sa tahanan ng ating pupunin. Mm-hmm. Kasi nga, kagaya ng aking binanggit kanina, yung pag ni Ninong Ninang, malaki ang impact niya sa ano, sa pagdadala ng ibang sa hindi nating kapananampalataya. O siguro yung mga taga-ibang bansa, hindi nila magets yung culture natin pag ginagamit yung ninang at ninang. Apo. Pero dito po sa Pilipinas, pag ninong at ninang, malaki po ang ano niyan, malaki ang papel, ang papel, at yung relationship, no, napakatibay niyan. No? Kaya yung iyong kumpare, no, pag kayo'y halimbawa na kurso na daan, hindi ka ho iiwan po niyan hanggang kamatayan. Totoo yan. Ganun ang kanilang relationship pagdating sa term ng ninong matindi, at ninang. So yun nga lang, syempre hindi tayo katulad nila na sumasabak sa mga inuman, ano, sumasabak sa mga ano, Caroline. Pag nagyaya, pare, punta tayo ng beer house. Pista. Hindi tayo sumasabak. May limitation din. Opo. Naipapakilala kasi natin yung ebanghelyo. Ngayon, sila ba pwede? Pwede po, mga kapatid. Wala akong problema doon. Mas maganda po niya, no? Humingi din tayo ng payo sa atin pong mga ministro na nakatalaga sa loob ng ating mga iglesia. Para lalo po tayong magabayan sa pagkuha natin ng hindi nating kapananampalataya. Okay? Meron pa tayong ano? Okay. Ayan, so ang oras natin ay meron na lamang tayong 5 minuto. Opo. At sa loob ng 5 minutong ito, siguro ito na rin yung paraan ng ating pagko-closing. Ano? Mm-hmm. At mula po sa inyong lingkod na tumatayo ngayon, sa bilang kinatawan ng kapatid na Lino, mm-hmm, no, sa pag-moderate, ano, kasi ang kapatid na Lino ang siya nating anchorman, ano, at samantalang wala siya, ipinasa sa atin yung kapangyarihan, mm-hmm, at kami po'y nagpapasalamat, mga kapatid, sa patuloy ninyong pagsubaybay. Pero bago ako magpatuloy sa pagpapasalamat at pag-ending, bibigay ko muna sa akin pong dalawang kasama, kapatid na Aldrin. Opo, maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong minsan pang pagpapatuloy sa inyong mga tahanan upang tayo ay makapagbahagi ng pabalita ng kaligtasan. Sana po sa mga ganitong susunod na araw din at sa ganung oras ay inyo po kaming samahan. Kapatid na Fernan. Huwag po ninyong kaligtaan yung programa ng kapatid na Aldrin. Mm-hmm. Gabay sa Ebanghelyo. Punta lamang po kayo sa kanyang Facebook page. Mm-hmm. No? O kaya doon sa kanya mismo nga Facebook. Uh-huh. Na makikita po ninyo yung kanyang pagtatalakay. Kapatid, uh-huh, na Rain. Ayan, sana po naunawaan po ninyo yung atin pong mga tinalakay, lalo po yung topic po natin na may kinalaman po sa bautismo. Itinuturo rin po sa atin nito na hanapin po natin yung katotohanan. Tayo po ay tumanggap ng bautismo sa totoong pananampalataya. At yung layunin po ng bautismo na tayo po, kung tayo po ay mabautismo sa totoong pananampalataya, ay lumakad na po tayo sa panibago at ganap na pagbabagong buhay. At ito po yung hinahangad po namin na maibahagi po yung salita ng Diyos upang sa pamamagitan po nito, ang bawat isa po sa atin ay makalakip ng ating Panginoon. Yeah. Huwag nyo rin pong kakaligtaan yung programa ng kapatid na Ray, Tanong at Sagot. Yeah. Mag-subscribe po kayo, no? At pwede rin po kayo makapagtanong sa kanya para mabigyang daan yung inyong katanungan sa impapawin. Ano? So, akin din pinaplag yung mga programa na akin pong kasalukuyang sinasamahan, ang panahon ng pananaliksik sa pangunguna ng kapatid na Samuel Quizon, ang Aspect of Life ni Pastor Jesse Yangurin, ang diskusyon sa doktrina ni Pastor Cesar Balasta, at yung aking pong program din sa YouTube, yung pong repasuhin natin. Then i-type din po ninyo pangalan ko, Fernando Camacho Jr. Lalabas po doon yung isang magandang lalaki. Marami pong mga video na nakalagay po dyan. Mag-subscribe po kayo dyan. At yung ating Facebook, tawag din yung aking Facebook page, yung Back to the Truth Ministry. Ayan. At syempre, ito pong ating programang ito. No? Itong sa Facebook page natin, subaybayan nyo po kaming lagi, yung inyong pong mga friends, no, ay pwede nyo pong i-invite
ano, na makasama dito sa atin pong Facebook page na ayon sa kasulatan. Ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Yan. Kami po ay pumapailan lang tuwing alas 4 ng linggo hanggang alas 6. Kaya makita-kita po tayo sa maganto nating pagkakataon. Pinasasalamatan namin lahat ng nakasubaybay at yung mga nagtanong. Ano, sapagkat lalo po ninyong binagyan ng buhay yung ating pong pag-aaral ngayon. Muli po, binabalik natin sa Panginoon ang ating pong papuri at pasasalamat. Tatapusin po natin ito sa ating pong closing prayer, kapatid na Adrian. Apo, sige po, tayo po yung manalangin. Pinupuri at niluluwalhati ka namin, dakilang Diyos. Nagpapasalamat po kami sa linggo ng hapong ito na kami po ay iyong sinamahan sa pamamagitan po ng iyong pagsusugo ng banal na Espiritu. Nawa, O Diyos, ang lahat po ng narating ng pabalitang ito ay pagpalain mo po sila, Panginoon, at sa mga susunod na linggo, Panginoong Diyos, ay samahan mo rin po kami upang kami ay makapagpahayag na muli ng iyong mga mensahe. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa mga pagpapala na ipinagkakalob mo sa amin na lagi mo pong kinakatagpo ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Ikaw nawa ang mataas, mapapurihan, at lagi ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan. Yes. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa tanging pangalan at karapatan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.